idea pa rin po ang ibabahagi ko sa inyo. At ito po ay abot kayang puhunan. At ito po ay ang snowball! Ang pwedeng pangbahay, panghandaan, at higit sa lahat, pwede nyo po itong negosyohin. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi yung inyo pong maaaring katanungan, nandito na rin po yun sa video. At sasamahan po natin ito ng costing para ma-idea po tayo kung magkano po ang puhunan at posible po nating tubuin. At bibigyan ko din po kayo ng negosyo idea kung paano po natin na-negosyohin ito pong ating snowball! Caramelize po tayo ng ating asukal. Gagamit po tayo ng 1 kilong puting asukal at 1 litrong tubig. Bali, ang ratio po natin ay 1:1. At ito po, iintayin lamang po natin kumulo at okay na po itong ating caramelized sugar. Dito, kung napansin nyo po, meron po tayong pinakulok 1 litro ng tubig. Kasi magluluto po tayo ng ating small sago. Bali, ito po ay 1/2 cup. At kapag ganyang kulong-kulo na po yung ating asukan, pwede na po nating patayin. Set aside lang po natin at iintayin po natin yung lumamig. At maglagay po tayo ng 1 cup po ng tubig. At i-rest po natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes po ng pagre-rest po natin, salain naman po natin. Pag magluluto po kayo nito, medyo halu-haluin nyo po para hindi po dumikit sa ilalim ng kaldero. After po nating mahugasan, lagay po natin sa isang lagayan at ibababad naman po natin sa tubig. Dami po ng tubig basta lumampas po sa ating sago. Wala naman pong baso yon. Kaya po ginagawa natin po ito para yung atin pong sago ay hindi po magdikit-dikit kapag sinala na po natin. Medyo malamig na po itong ating caramelized sugar at titimplahan na po natin ito para matawag na po nating snowball. Maglalagay po tayo ng 1/4 cup banana flavor. Kahit ano pong brand, pwede po yun. Nabibili po ito sa mga palengke o kaya naman po ay bakery supply. Magtanong lamang po kayo ng anong brand po yung masarap na banana flavor. Maglalagay po tayo ng banana essence, 1/8 teaspoon. Red liquid food coloring. At pwede rin po kayong gumamit ng powder. 1 teaspoon po yung ilalagay ko. Okay na po ang timpla nito. At ang sunod na po natin gagawin ay tatakali naman po natin ito para malaman po natin sa niluto po natin 1 kilong asukal, ilan na po ang kinalabasan para sa atin pong costing ay hindi po tayo mahihirapan. Naka 1 litro na po tayo at isasali na po natin sa pwede po natin paglagyan kung ititinda na po natin ito. Bali, gagamit po ako ng ganitong bottle. Pwede rin naman po kayong gumamit ng ganito at meron din pong malalaki. Kung wala naman po tayong bote tapos wala pa rin po nito, pwede rin naman pong gumamit tayo po ng mga garapon. Halimbawa po tulad po nito. Basta mailagay lang po natin ito pong ating snowball sa maayos po na lagayan. Tapos lalagyan nyo na lamang po yan ng sando. Ito pong natira, sukatin na din po natin. At nung naluto na po natin, ang kinalabasan na po ay 1,600 ml. Para kumpleto na po yung ating snowball, tanggalan na po natin ng tubig ito pong ating sago. Itimbangin naman po natin yung ating sago para sa pagkocosting po natin ay hindi rin po tayo mahihirapan. Yung 1/2 cup na niluto po natin, ang kinalabasan na po ay 605 grams. Okay, ngayon, dahil na ready na po natin yung atin pong mga ingredients, pakita ko po muna sa inyo yung lahat po na gagamitin po natin. Umpisahan po natin dito sa ating baso. Size po nito ay 10 ounce at pwede po natin itong ibenta ng 10 pesos. Pwede rin naman po tayong maglagay ng 5 pesos. Iliitan lang po natin yung size po ng baso. Gagamit din po tayo dito ng straw, tapos
hinati ko lamang po yun sa gitna. And yung niluto po natin na sago, kailangan ay nasa Tupperware po yun. Ito nga po palang ating sago para hindi po magdikit-dikit. Kapag naisalin na po natin sa lalagyan, pwedeng lagyan po natin ng malamig po na tubig para sure po tayo na hindi po magdikit-dikit. Yun lang po ang sekreto po dito. Ito pong ating snowball syrup, kahit ano pong lalagyan, pwede po yun. Halimbawa, kung gamay na po natin ang pagtitinda po nito, pwedeng gumamit po tayo ng ganito, o kaya naman po ay yung ganitong bate. Magandahan lamang po dito, kapag nagsalin na po tayo sa baso, hindi po siya malahok, hindi po siya magkakayat. Pero kung tayo naman po ay nag-uumpisa, ipagpalagay na lang po natin to, garapon po ito, masasandok po natin or matatakal po natin ng ayos. Katulad po nito, 1/4 cup, kapag sumandok po tayo, isang lagay na lamang po sa baso. Pero may tendency na medyo kakayat, pero syempre, nasa pag-aalaga na po natin yun. At pagtagal-tagal, syempre magagamay po natin to at alam na po natin kung anong mas maganda po sa produkto po natin. Syempre, kailangan po natin dito ng crush ice at mas maganda kung ilalagay po natin sa cooler. Kasi kahit maghapon po, hindi po matutunaw yung atin pong yelo. Pero kung meron naman po tayong styro, pwede naman po yan. Para alam po yung itinitinda natin, maglalagay po tayo ng ating karatula or pwede rin naman pong sulat kamay. Dahil na isa-isa na po natin ito, ipapakita ko naman po sa inyo ay yung pagtitimpla po nito. Una, kumuha po ng baso. Lagyan ng 1 tablespoon ng sago. Lagyan ng isang punong yelo. Itaktak lang po natin approximately nakapaglagay po tayo dito ng 140 ml. Tapos maglalagay po tayo ng 1/4 cup ng snowball syrup. At okay na po ang ating snowball. Ngayon, magsandok pa po tayo ng isa. Unahin naman po natin ang yelo. Lagyan naman po natin ng 1 tablespoon po ng sago sa ibabaw. Lagyan naman po natin ng snowball syrup. Atin pong tapioca pearl, pwedeng nasa ilalim, pwede rin naman pong nasa ibabaw, diba? Meron na po tayong masarap na snowball. Mga batang 90, sigurado alam na alam po ito. Siyempre, sa mga nanay, tita, lolo, alam na alam po ito. Trump! Wow! Mamaya na po natin ituloy at nanghihingi na po yung mga chikiting ko. Panalo po itong ating snowball. And okay, ngayon natikman na po natin itong ating scramble. Wala na po akong masyadong masasabi po dito kasi pagtikim ko pa lamang po, ang naalala ko kaagad ay yung kabataan ko po. Sa mga batang 90, sa mga nanay po natin, sa mga tita po natin, sa mga lolo at lola po natin. At siguradong pag natikman nyo po ulit ito, ang maaalala nyo po ay yung kabataan po natin. At syempre, kahit hanggang ngayon, pwedeng-pwede po natin itong negosyohin, diba? Simpleng-simple lamang po. Pero tayo po ay kikita. Pwede rin po natin i-level up. Depende po sa paglalagyan po natin. Pwede po sa paper cup, pwede rin naman po sa lalagyan po ng ice tea. Basta nasa diskarte na po natin yon. Sa magtatanong naman po, Ate Tipid Tips, pwede po bang iba't iba ang kulay? Pwede-pwede po yon. Kasi meron pong mabibiling black, meron din pong pink, at meron din naman pong green, meron din pong violet. Pero ang original po talaga na scramble na nakamulatan ko na ay kulay red po talaga. Pero pwede naman po nating ibahin basta nasa diskarte na po natin yun, okay? At ngayon, excited na po akong mag-costing para ma-share ko na po sa inyo kung magkano lang po ang puhunan po nito. At malaman po natin kung magkano po yung posible po nating tubuin. Pero bago po muna akong mag-impisa, yung lagi kong po sinasabi, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. At bawat araw, nag-iiba po ang presyo. Basta mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung atin pong mga produkto. Ang una po nating tuusin ay ito pong ating snowball syrup. Gumamit po tayo dito ng isang kilong asukal na puti, 50 pesos. Banana flavor, 7.46. Dito pwede pa pong bumaba ang puhunan po ninyo. Kasi kung kakararin nyo po talaga ito, pwedeng bumili na po kayo ng isang galon. Mas malaki po yung matitipid po ninyo. Ang isang bote po nito
ay 28 pesos. 1 teaspoon ng banana essence, 0.60. Liquid food coloring, 5.83. Dito pwede rin po kayo makatipid. Depende po sa brand po na gagamitin po natin or klase po na gagamitin po natin. Total po lahat ay 63.89. Pero magpa-plus pa po tayo ng other expenses sa saglit po natin pagluluto sa gas. At samahan na din po natin ng labor. Sabihin na lang po natin na 5 pesos kasi sobrang dali lang po natin niluto sa gas at madali lang din po natin naluto. Kaya ang total po lahat ng puhunan natin dito sa ating sugar syrup ay 68.89. Kung natatandaan nyo po kanina, nung niluto na po natin itong ating asukan, ang kinalabasan na po ay 1,600 ml. Ngayon, para malaman po natin kung ilan ang makukuha po dito na 1/4 cup na inilagay po natin dito sa ating snowball, 60 ml po yun, i-divide po natin sa 1,600 ml. At ang kalalabasan po nun ay 26.66. Para naman po malaman natin kung magkano po ang puhunan kada 1/4 cup or 60 ml, yung puhunan po natin na 68.89, i-divide po natin sa 26 at ang kalalabasan po nun ay 2.64 po ang magiging puhunan po kada isang baso. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay ito pong ating sabon na niluto. 1/2 cup po ito. At may puhunan po tayo doon na 10.20. Mag-plus na din po tayo labor at gas pag samahin na po natin. Sabihin na lang po natin na 7 pesos kasi 30 minutes lang naman po natin niluto. So, sa medyo mahina po na apoy. Kaya ang total po lahat ay 17.20. Kung natatandaan niyo po kanina to, nung tinimbang po natin, nung naluto na po natin, ang kinalabasan na po ay 605 grams. Ngayon, ito pong ating 1 tablespoon na inilagay po natin. Nung tinimbang po na po ito, ang kinalabasan po ay 15 grams. Ngayon, para malaman po natin kung ilang 1 tablespoon po ang makukuha po dito, yung timbang po natin na 605 grams, i-divide po natin. At makakakuha po tayo dito ng 40.33 na 1 tablespoon. Ngayon, para malaman naman po natin kung magkano po ang puhunan kada 1 tablespoon, yung puhunan po natin na 17.20, i-divide po natin. Sabihin na lang po natin na 40, huwag nang isama yung putan. At ang magiging puhunan po natin kada 1 tablespoon ay 0.43. Wala pa pong 50 cents. Tuusin naman po natin ay yung yelo po na ilalagay po natin. Kung tayo po mismo yung gagawa ng yelo, mas malaki pa po yung matitipid po natin. Pero nasa diskarte na po natin yung kung tayo po ay gagawa or bibili na lamang po tayo. Basta nasa sa atin na po yun kung saan po tayo makakamura. Pero dapat ay sure po tayo na malinis po yung yelo po na gagamitin po natin. Sabihin na po natin 50 cents po ang puhunan natin kada 140 ml or 140 grams na inilagay po natin dito. 10 ounce na baso, 0.4, 20 pesos po ang 50 pieces. Sasabihin na din po natin 0.5 para po sa istro po na gagamitin natin. Natuos na po lahat natin yung expenses po natin dito sa isang baso. Ngayon, pag-plus-plusin naman po natin para malaman po natin kung magkano nga po ba ang puhunan po dito sa isang baso. Scramble syrup, 2.64. Sago, 0.43. Ang yelo, 0.50. Baso at istro, 0.5. Ang total po lahat ay 4.07. Sabihin na po natin 5 pesos para meron na po tayong labor na 0.93. Labis lang abis pa po yun kasi sobrang dali lang po nitong gawin at isang baso lamang po yung pinag-uusapan po natin. At ito po pwede po natin ibenta ng 10 pesos. I-minus po natin yung puhunan na 5 pesos at posible pa po tayo tumubo ng 5 pesos. At ngayon, bigyan ko naman po kayo ng idea kung gagawin po natin itong extra income, kung magkano po ang posible pong tubuin. Halimbawa po, gabi pa lamang po, nakaset na po sa isip po natin kinabukasan pagising ko, magluluto na po ako nitong snowball syrup ng ating sago at ire-ready ko na po itong ating yelo para maaga po tayong makapagtinda. Alas 9, alas 10, pwedeng-pwede na po yon. At siguradong may bibili na po sa inyo. Hanggang hapon, nakabenta po tayo ng 50 pieces. Hindi po
po imposible yon. Alam naman po natin, unang bukas, medyo dinudumog po tayo ng tao kasi curious po kung anong lasa po ng tinda po natin or kung anong lasa po ng snowball po natin. At kapag nakabenta po tayo ng 50 pieces, may tubo po tayo na 5 pesos kada isang baso, posible na po tayo dun tumubo ng 250 pesos. Ngayon, bigyan ko pa po kayo ng konting idea para mas sipagin po tayo. Kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, sa loob po ng isang buwan, sabihin na lang po natin ng 26 days para meron po tayong pahinga na isang araw po bawat linggo. Posible pa rin po tayo doon tumubo ng 6,500 pesos. Hindi po imposible yon kasi kung consistent po tayo sa pagtitinda at umaga pa lang may tinda na po tayo hanggang hapon, hindi po imposible na madoble nyo po yung 50 pieces. At kapag nangyari po yon, posible po tayong tumubo ng 10,000 hanggang 12,000 pesos sa simpleng summer negosyo idea po natin. At dito kung sinisipag pa po kayo para mas uhawin po yung bumibili nitong ating scramble, pwede po kayong magluto ng mga tusok-tusok, yung mga wek-wek, ganon. Kung gusto nyo nga po palang gawin ko ng video, comment down below. Pwede nyo rin pong samahan ng ating pong donut, empanada, meron din po tayong peach mango pie, kaya hindi po imposible na kitain nyo po yung ganong halaga. Basta, yung lagi ko po sinasabi, sasamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na kitain po natin yung ganong halaga kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At ngayon, bigyan ko naman po kayo ng kaunting tips kung paano po natin ito nenegosyohin. Unang-una, syempre, yung lagi po natin itong tips, yung ibinabahagi ko po sa inyong negosyo, ay pwede po natin itong simulan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kahit sa harap lang po ng ating bahay. Katulad po nito, nakalagay na po dito yung ating punggelo, yung mga gagamitin po lahat natin, nasa tabi na po natin para pag may bumili, mapapagbilhan po agad natin. Kasi pangit pong tingnan kapag may bumili, tatakbo pa po tayo sa loob po ng ating bahay para kuhanin pa po yung ibang ingredients. Medyo pangit po yung tingnan. Maganda po kasi sa unang pagbubukas po natin or basta araw-araw po tayong nagtitinda. Yung tipong yung tinda po natin ay alam po natin para maganda po ang feedback po sa ating customer. Okay? Yung ating pong pangalawang tips para po sa ating mga mahal na OFW, kung namimiss nyo na po dito sa Pilipinas, magawa na po kayo ng snowball para mabawasan po yung homesick po ninyo. At siguradong ang maaalala po ninyo ay yung kabataan po ninyo. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya kung bago po kayo dito po sa ating channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at huwag nyo din po kalimutan pindutin yung bell button para pag may mga upload po tayo, na-update po kayo. Yan. At meron din po tayong second channel, Tipid Tips at iba pa. Pag may mga happenings po tayo dyan, collaboration, giveaway, guessing game, dyan nyo po unang malalaman. At meron din po tayong FB page para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo. At sa may mga Instagram, baka naman. At huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share kasi sa ganitong paraan, makakatulong din po tayo na magkaroon po ng idea yung mga kananay po natin, mga katrabaho, kaibigan, na pwede pa po pala magkaroon ng extra income kahit tayo po ay may pinagkakakitaan na. Kaya doble-doble ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming salamat!